Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at magbabasa po tayo ng daily devotion dito po sa Exodus chapter 12 po. Ang aking pong babasahin ay mula po sa verse 1 hanggang 10 po. Hanggang verse 1 to 10 po. Ang pamagat po, ang pista ng Paskwa. Verse 1, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon, ang buwang ito ay siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong sambayanan na Israel na ikasampung araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit ng kapitbahay na ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan lalaki ang tupa o kambing, isang taong gulang, walang kapintasan. Alagaan ito hanggang ikalabing apat na buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kani-kanilang inalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapakid sa magkabilang poste at taas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi rin iyon, dilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay ng walang pampalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop kung hindi lilitsunin ninyo ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata at mga lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira ay kailangan sunugin kinaumagahan. Salamat po sa Panginoon sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. God bless po. Bye po. Dito po sa talata ng aking binasa, makikita po natin na binigyan po ng instruksyon ng ating Panginoon si Moises at Aaron tungkol po sa mga hayop na kanila pong mga kakatayin. Kinakailangan po na ito po ay aalagaan na sa loob po ng 14 na buwan para po. Kinakailangan din po na maging maganda po yung pag-aalaga. At sinabi rin po ng ating Panginoon sa illustration po ng ating Panginoon na kinakailangan na ang bawat pamilya ay isang tupa o isang kambing na lalaki. Pero kung kaunti lang po yung pamilya, ay kailangan magsama para pagsalusaluhan yung pong kakatayang kambing. Kinakailangan po, huwag daw pong lulutuin na may sabaw o anong bang luto. Ang sabi po ng Panginoon ay kinakailangan po ang ililitsyon naman buo kasama po yung mga lamang loob. At kung sakali naman po may matitira, ay huwag pong kakainin at kinakailangan pong sunugin sa kinaumagahan. So makikita po natin dito na talaga po ang Panginoon ay patuloy pong gumagabay sa kanila. Ginabayan po sila ng Panginoon hanggang sa gaganapin niya pong kapistahan ng Paskwa. Ay makikita po natin na ang Panginoon po ay lagi po nakakuha po sa kanila, nakatuon po yung atensyon. Siguro po kaya binigyan po ng instruction na si Aaron at Moises na ganun ang gagawin. Kasi kung halimbawa po na iba ang magiging resulta na gagawin ng mga tao, ay baka po natin po masabi na baka po magkaroon sila ng pananakit ng kanilang mga katawan. Kaya
ganun po ang ginawa ng Panginoon. Na talaga pong sinabi ni Moises at Aaron na ganun ang gagawin para po sa ikabubuti nila. At makikita naman po natin mula po sa una ng talata pa ng Exodus, ay makikita naman po natin sina Aaron at Moises ay kung ano pong instruction ng Panginoon ay yun po ang kanilang ginagawa. So, salamat po at purihin po ang Panginoon sa pagbasa po ng kanyang salita. Bye-bye po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 12, verse 11 to 15. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Egipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Egipto. Ako si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Egipto. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. Ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang, aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampaalsa, sapagkat ititiwalag ang sinumang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na iyon. Yun lang po. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin namin ni Hunami ay makikita sa Exodus 12, verse 21 to 25. Nang magkagayoy, ipinatawag ni Moises ang lahat ng matanda sa Israel at sinabi sa kanila, kayo'y lumabas at kumuha kayo ng mga kordiro ayon sa inyong sangbahayan at magpatay kayo ng kordiro ng Paskwa. 22. At kayo'y kukuha ng isang bigkis na hisupo at inyong babasain sa dugo na nasa palanggana, at iyong papahira ng dugo na nasa palanggana ang ataas ng pinto at ang dalawang haligi ng pinto. At sinuman sa inyo ay
huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan. Sapagkat ang Panginoon ay daraan upang sugatan ang mga Ehipsiyo. At pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa dalawang haligi ng pinto ay lalampasan ng Panginoon ang pintong yaon at hindi niya papayagan ang manunugat ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo. Ng 24, at iyong ipangingilin ang bagay na ito na pinakatuntunin sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. 25, nangyayaring pagdating ninyo sa lupain na ibibigay sa inyo ng Panginoon gaya ng kanyang ipinangako ay inyong tutuparin ang paglilingkod na ito. Yun lang po, purihin ng Diyos. Muna? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 12, verse 26 to 30. And it shall come to pass when your children shall see unto you what mean ye by this service that ye shall see it is the sacrifice of the Lord Passover, who passed over the house of the children of Israel in Egypt, when he smote the Egyptian, and delivered their houses, and the people bowed the head or worshipped. And the children of Israel went away and did as the Lord had commanded Moses and Aaron. So did they, and it came to pass that at midnight the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of the Pharaoh that sat on her throne, unto the firstborn of the captive that was in the dungeon, all the firstborn of cattle. And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants, all the Egyptians, and there was a great cry in Egypt, for there was not a house where there was not one dead. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat para po sa devotion natin. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Exodus chapter 12 verses 31 to 35. Sabi po rito, "Then he summoned Moses and Aaron by night and said, 'Up, go out from among my people, both you and the people of Israel, and go serve the Lord as you have said. Take your flocks and your herds as you have said and be gone, and bless me also.' The Egyptians were urgent with the people to send them out of the land in haste, for they said, 'We shall all be dead.' So the people took their dough before it was leavened, their kneading bowls being bound up in their cloaks on their shoulders. The people of Israel had also done as Moses told them, for they had asked the Egyptians for silver and gold jewelry and for clothing. Amen. To God be all the glory. God bless everyone." Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 12 verses 36 to 40. Ito po ang nakasulat. At pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Ehipsiyo. Ano pat ibinigay sa kanila, anumang hingin nila, at kanilang hinubaran ang mga Ehipsiyo. At ang angkan ni Israel ay naglakbay mula sa Ramses hanggang sa Sukkot na may 600,000 lalaki na naglakad bukod pa ang mga bata. At isang karamihang sasama ang sumampa rin namang kasabay nila at mga kawan at mga bakahan na karaming hayop. At ang kanilang nilutong mga munting tinapay na walang levadura ang masa na kanilang kinuha sa Ehipto sapagkat hindi pa humihilab. Sapagkat sila itinaboy sa Ehipto at hindi sila nakatigil o nakapaghanda man ng anumang pagkain. 40. Ang pamayan nga ng mga anak ng Israel na ipinakipamayan nila sa Ehipto ay 430 taon. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang pagpapalang lahat. Pagpapalang umaga pa sa atin lahat. At ang aking pong babasahin ay para po kay Red, ay narito po, makikita natin sa Exodus chapter 12 verses 41 to 43. Ang sabi po rito, "Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh,
Nang gabing iyon sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Kaya ang gabing iyon ay itinalaga nila sa pag-alala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa. Bawal kumain ito ang mga dayuhan. Amen. Purihin na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. KB. Amen. Amen. Muli po, magandang pagpapalang umaga po sa ating lahat. At ang aking babasahin ay para po kay Seshi. At ito po ay matatagpuan sa Exodus chapter 12 verses 44 to 46. Ito po ang sinasabi, ngunit ang alilang binili ninyo ay maaaring pakainin nito kung siya ay tulina. Hindi rin maaaring kumain nito ang mga dayuhang nakikipanuluyan lamang sa inyo, o kaya'y ang mga upahang manggagawa. Ang korderong pampaskwa ay dapat kainin sa loob ng bahay na ipinaglutuan nito. Huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. 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 A blessed morning to everyone. At nasa Exodus chapter 12 na po tayo at ang aking pambabasahin ay sa verses 47 to 51. Ito po yung ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa. May naunang nabasa roon, no? Ito po yung verses na babasahin ko, 47 to 51. Ang pista ng Paskwa ay pinagdiriwang ng buong Israel. No? Nagdiriwang na sila dahil victorious, naka-exit, naka-alis na sila, no? Naka-escape na sila doon sa lugar ng Egypto. Kaya sila ay magdidiriwang para sa pasasalamat sa ating Panginoon. At 48, lahat ng dayong nakikipamayan sa inyo na gustong makipagdiriwang sa Paskwa ay kailangan tuliin muna pati ang kanyang mga anak na lalaki bago pasabihin sa pagdiriwang. Sa gayoy, ituturing silang katutubong Israelita. Huwag hayaang kumain ito ang sinamang hindi tuli. I-apply lang natin ito ngayon sa ating spiritual na di po ba ito po yung ganun yung ano patakaran or tuntunin nila no nung kapanahunan nila dito na kailangan lahat ng dayong nakikipamayan yung lahat ng mga lalaki doon dapat ang makikiisa lamang doon sa kanilang pagdiriwang at tatanggap ng makikiisa doon sa Paskwa or Passover ay yung mga circumcised lang yung mga lalaking circumcised lang. Di po ba nadaanan na natin yon doon sa Genesis, no? Bakit yun yung naging kasunduan para sa mga lalaki? Yun ang naging covenant nila. Na kailangan tuloy muna sila bago sila makatanggap dito, no? Dito makakain dito sa huling sa hapunan, no? Na makiisa dito sa kanilang pagdiriwang ng Paskwa. Eh dapat circumcise muna sila, dayuhan man sila o mga yung lahat, yung mga bata or nakatutubong Israelita sila. Isang alituntunin to o patakaran sa kanila o kasunduan no, na dapat nilang sundin yun. Ang hindi naman susunod doon na hindi maaaring tumanggap. Sa panahon natin ngayon, di po ba yung mga tayo po may pinagdiriwa na Passover sa ating church na hindi lahat ay nakakatanggap ng makatanggap ng ano sa ating Passover na makakain ng ating simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon dahil hindi dahil narinig naman po natin na may seminar doon na maari makatanggap lang ay ito. Sana ano naway mabuksan din ang ating puso at isipan at na tayo tumanggap doon bilang pakikipagtipan natin sa ating Panginoon itong pagpabaptism. No? Kaya ganun din po, hindi maaaring makatanggap ng simbolo ng katawan at dugo ng Diyos yung mga hindi pa nababaptize. Ganun din po rito sa ating nabasa dito sa chapter, ano, mayroon silang alituntunin na dapat susundin natin. At
Ang sabi dito sa 49, lahat ay saklaw ng mga tuntuning ito, maging siya ay katutubong Israelita o dayuhan. Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang inutos ni Yahweh, kina Moises at Aaron. Ng araw na iyon, inilabas ni Yahweh sa Ehipto ang mga Israelita na makahanay ayon sa kanilang lipi. Kaya nga, di po ba halos lahat sila sumunod, no? Nando din yung pagsunod nila na doon sa mga alintuntunan na ano dahil nandun yung ano nila kay Moises na nakita nila na yung ipinaparating sa kanila ng ating Panginoon ay tunay, no? Dahil na sila, escape na sila doon sa Egypto. Na paalala sa atin na all that share in God's mercy shall join in thankful praises for them. Lahat naman pwede po tayong maka-join doon, makiisa doon sa mga alintuntunin ng ating Panginoon. Kaya lamang meron po talaga silang sinusunod na ano, na yun niya, mga paraan o alintuntunin. No? Lahat tayo pwede maka-join. Parang katulad sa ating church na kung nais natin makatanggap ng Passover, so, kailangan bagtisin muna. Dahil may paliwanag doon sa hindi pa nababaptize at nababaptize na nakakatanggap ng ano yun nga po na nakakaisa doon sa pagdiwang ng Pasko. Sana po nawa po ay lahat ay maunawaan natin kung ano po yung halaga ng baptism sa ating spiritual world. Iyon po yung laging covenant natin, pakikiisa sa ating Panginoon. Isa itong alituntunin na nabasa natin na maging si ang ating Panginoon ay nagpabaptize po, di po ba? Kaya tayo bilang mga Christian, nawa po ay mabaptize po tayo at para lahat tayo ay makaisa sa ating Passover. Maraming salamat at God bless you all.